Nakikurious ako. Hindi ako lawyer, hindi din ako expert sa energy regulatory landscape. Do you find the ombudsman case against you suspension irregular? Parang may pagka-weird. Tingin ko lang ha, kasi kwento nyo kanina na it's a collegial body pala nagde-decide. Hindi kayo ang nagsasabi ng gusto nyo anong decision. Bakit kayo lang ang sinuspend? Bakit hindi lahat kayo lima? Tapos, number two question, hindi ako lawyer. May nangyari na pa in the past na sinuspend ang chairman lang ng ERC, or is this common? Is this normal? Curious ako, parang is it regular? Tapos, lima kayo nagde-decide pala nito. Bakit kayo lang? Why? Curious ako, sir. Yun din po yung tanong ko dun sa motion for reconsideration. Na hindi lang po yun sa... I think the ombudsman acted on the basis of the complaint. Yung complaint po, ako lang po yung pinangalanan sa complaint. So, yun po yung isa dun sa punto na binring up ko rin po sa motion for reconsideration na collegial body po kami. So, hindi po kaya ng only the chair yung kikilos dun sa mga pending na sinabing hindi na-actionan. So, yun pong tanong nyo na meron bang kaso dati. Actually po, yung complainant dito, si Nasecor, marami naman na po yan na file against the commission before. Noon pa. Umabot po yung iba all the way to the Supreme Court. But it's always against the commission as a body. Not against the chairman. So ngayon po, yun po din yung curious ako na pangalawa na po itong kaso against me. Na ako lang yung pinamalanan dun sa complaint. So, mas maganda po siguro si yung complainant yung tanungin natin. Nag-curious kasi ako. Nag-curious ako kasi kunento ninyo ngayon na ang decision pala ng ERC is not by chairman Di Malantal. Collegial pala to. Very interesting. May talang si...